Welcome back to my channel. At ako po ay nagbabalik sa pagluluto ngayong araw na to ng adobong baboy rambo. Ito ang ating mga ingredient. 1 kilong baboy damo, sibuyas na pula, luya, siling pula, bawang, at ito ang dark soya sauce, meron tayong chicken powder. Pag gumamit ka na rin ng magic sarap, pwede naman yun eh. Pisos o patis. Meron tayong suka. Ito yung pinakagusto ko sa lahat. Yung palm sugar. Hindi siya masyadong matamis na original na sugar cane. Itong palm sugar, katam-tama lang ang tamis niya pero mas malasa. Tara, simulan na natin ang ating pagluluto. Una, lagyan muna natin ng mantika, yung wok pan. Para igisa natin yung mga susunod na ingredients. Yung una muna natin igisa yung luya muna. Igisang mabuti ang luya. Ay, nag-isa na yung luya na maigi at yung amoy ay labas na yung amoy. Ibig sabihin nun, luto na siya at gisadong maparti na. Pwede nating ilagay yung bawang. Sa akin kasi pag niluluto ko, maraming bawang para mas masarap ang adobo. Isang mabuti. At pagkagisa ng bawang na rin, at amoy na amoy na rin ang bawang at luya, add yun na rin yung sibuyas na pula na yan. Isa lang ang gisa. Alam nyo, bakit yung maraming rekado, mas masarap ang lasa ng pagkain. Sa unang-una, pag nagluluto kayo, yun, galing sa puso nyo, diba? Yan. Ay, isang-isa na yung mga ingredients na yan, yung mga luya, bawang, at sibuyas. Ilagay na rin natin yung baboy damo. Sarap kaya yan. Iba rin natin. Para tingnan nyo, ang bango. Kasi marami kang rekado, kaya mabango. Subukan nyo magluto ng marekado. Malalaman nyo kung gaano ka bango. Pagkagisa ng baboy damo, ilagay natin itong paminta. Dagdag lasa yan. Tapos, ilagay natin yung pisos para may minamnam yung baboy natin. Tapos, haluin o isa. Kaya naman ako naglalagay ng maraming pepper. Kasi ang pepper, nakakadagdag ng yan, ng aroma sa kanang lasa. Gamit ko nga pala itong bay leaf. Ito, ang tawag yan, bay leaf. Pero wala naman ako yung bay leaf. Gumamit na lang kayo ng laurel. Up
pag pinahigis sa'yo, ano, lagay ko na yung ano, yung suka. Yan. Makikita nyo pala yung lahat ng ingredients na to sa pagtatapos ng video na to. Saka makikita nyo din sa description below. Ayun nga pala, pag nilagay nyo na suka, huwag nyo munang hahaluin ang suka. Kasi pag hinalo nyo yung suka, yung acidity niya mas lalong tatapang. Kaya huwag nyo nga haluin, hayaan nyo muna siya umulo o mag-evaporate. Yan, medyo yung suka, ano na, pawala na at yung medyo patuyot na. Pwede mo nang ilagay yung dark soy sauce. Yan. Yung light soy sauce. Ito na rin natin yung sili para maluto yan. Sarap niyan ang hanghang. Hilig ako sa manghang eh. Chicken powder. So, ilagay na rin natin yung ano, yung pump sugar para magbalanse yung lasa habang niluluto siya. Pag natuyo yan, nandiyan yung balanse yung lasa niya. Sarap niyan. Lagyan natin ng 3 cup na tubig. Sa una, pag nakikita mo, parang pangit. Pag natuyo yan, tapos naluto, tapos malambot yung karne. Masarap niya. Tapos, haluin lang natin para yung lahat ng ingredients magsama-sama para mabalanse na yung lasa. Tapos yan, pabayaan lang natin siyang maluto hanggang sa lumambot. Pero pagka siyempre mabida mo ito, medyo makunat, kailangan nating dagdagan na lang ng tubig hanggang sa maluto. Pero ingat pa rin kayo para hindi masunog yung toyo. Gawin na lang natin, takpan natin hanggang sa para madali siyang maluto. Yan, medyo tuyo na yung ating baboy ramo adobo. Masarap yan pagkatuyo. Haluin natin. Sarap niya. Paparami ka ng kain na ito. Yan, luto na ang ating adobong baboy ramo. Tinitikman ang ating adobo. Isa inyo muna ang unang sugo.